Magandang umaga po sa inyo, Nanay Analinda. Hello, good morning po. Pwedeng pakikwento sa amin yung nangyari sa video. Ano pong pinagmulan po ng gulo? Nung anak ko po, masing, nagpunta po din sa Manila ba, sa nandun po sa may pinangyarihan. Okay. Nakita po niya yung dati niya kaalita kasi po may lamay po nun eh. Tapos? Siniko ho yata niya yung Totoy. Sinapak po ni Totoy. Ah, no, makita niya dati yung kaalita na si Totoy, sinapak siya ni Totoy agad-agad. Okay. Hindi po, siniko po muna ni Teddy. Hindi, pero bakit po siya sinapak ni Totoy? Sino pong nauna? Si Teddy o ang siniko. So, no, makita niya sa lamay nitong si Teddy, yung anak niya, nakita niya si Totoy, siniko niya si Totoy. So, ang ginawa ni Totoy, gumante, sinapok siya. Opo. Okay, sige po. Tapos, ma'am? Naawat naman po, naawat. Naawat. At that time po, lasing po si Teddy. Lasing po pa nga pareho. Parehas po mga lasing. Sir, ma'am, sir. Hello, sir. Apo, magandang umaga po, Sir Raidon. Base po sa inyong investigasyon, Chairman, tama ba yun? Sabi ni nanay na pumunta si Teddy sa lamay at nakita niya doon si Totoy, nakaalita niya, siniko niya, at itong si Totoy naman, gumanti, sinapak siya, pero naawat yun. And then, dumating naman itong si Roy Vincent ay sinapak si Teddy. Tama ba yung Chairman o may mali doon? Sir Rapi, ang nangyari po dyan, kaya nga po ID namin na may mga ganyang mga lamay-lamay muna, hindi namin pinapayagan. Kaya lang po, dahil nga po magkakamag-anak, so inayaan na po namin. Tapos meron lang po nagpunta sa amin na concerned citizen, dumando sa aming COVID control point na sinasabi po na may rumble doon sa may dulo. Apa. So ang ginawa po ng BSF namin, responding po sila doon. Nagkataon pong dumadaan din yung isang operatiba po ng ating substation 3 ng Pasig Police. Dahil sabi po ng mga kamag-anak, bakit wala ang police kayong kasama, may nanaksak. So napatigil po si Sir De Leon, inassist na po yung ating BSF para po makuha yung suspect. Ngayon po, nangyari, nung hawak-hawak na po nung police natin, saka ng BSF yung ating suspect, nagsalita po yung police natin na walang mananakit. So nagkagulo po dahil nga po may humataw po bigla sa likod kahit hawak-hawak na po ng police. So sa dami po ng magkakamag-anak, hindi na talaga naawat. Nanapok po si Roy Vincent Dival. Sinapok niya si Teddy, tama po? Opo, yun po, sir po kasi parang na magkainuman po atay, parang nagiinuman po, so nung sapukin po ni Roy si Teddy, ano pong nangyari? Si Teddy ay bumunot. Yun po, ay nga po kumuha ang manuro po ng patali, mas per po dun sa investigasyon po ng barangay, saka po ng PNP. Sino pong sinaksak ni Teddy? Yung Roy po. Yung pong nanapak sa kanya? Opo, opo. Itong si Roy na nanapak sa kanya, sinaksak ngayon ni Teddy ng ice pick. Mm-hmm. Para nga, di nga po pagsapak, para nagkabungguan lang daw yan. Sabi po nung ating mga BSF, yun po ang report sa kanila eh. Nasaksak niyo ba ng ice pick? O tinamaan opo, mo ba? Opo, hindi? Opo. Na-hospital po yung, yung ating biktima po. Pero nauna po itong si Roy. Sinapak niya itong si Teddy. Kaya si Teddy bumunot ng ice pick at nanaksak. Ayon po yun sa kanilang mga kwento. Version. Pero bakit opo. Kasi merong ice pick dala-dala itong si Teddy? Pupunta siya sa lamay, meron siyang dalang ice pick. Mukhang merong siyang inaasahang mangyaring gulo. Yun po, yun lang po. Opo. Kasi hindi ka naman dadala ng ice pick sa lamay kung you're not expecting trouble. Yes po, yes po. Diba? Lalo pat lasing ka. Para sa inyo po, Chairman, sa inyong analysis, sino po may problema dito? Sa akin lang naman po, siguro kasi inaano ko rin siyempre, yung mga taong bayan nga po na parang na halos magkakamag-anak po yung ng biktima dyan. Eh. Kaya po nung makita nila, kaya lang mali lang po nila dyan, dapat hawak na ng mga authority natin. Hindi na po siguro nila dapat para ganong masaktan. I agree with you, Chairman. On the other hand, may kasabihan kasi sa atin na buntot mo, hila mo. Para hindi ka masabak sa gulo, huwag ka mag-umpisa ng gulo. He was looking for trouble. Naghanap siya talaga ng gulo. Di ba? Pumunta sa lamay, nakita niyo yung kanyang kaalitan, siniko niya. Ayun yung nag-trigger talaga. Tapos nagkadugtong-dugtong na, domino effect. Di po ba? Opo. Pero kumusta po kung record ng pag-uusapan, kumusta po itong si Teddy Arcelo dyan sa barangay ninyo? Sa pagtanong-tanong din po namin, dahil ngayon na lang po namin, ano ba to? Bakit ba nagsimula yung ganyan na ano? Ayon po dun sa mga, siyempre, mga kamag-anak din nung nasaksak, sabi kapitan, alam naman natin na ano yan, na problema rin dito yan pag nakakainom. Hindi po yung kung ano sabi po ng mga kapitbahay, kung ano pong sabi ng mga kamag-anak, kung ano pong sabi na inyong blatter. Meron din po na mga complaint dyan before, kasi pag nagka-curfew kami, nadadaanan namin yan, merong reklamo sa akin yung BSF na medyo nga daw, parang na naninigapan ng BSF, sabi ko, di natin ang maximum tolerance.
Ayun, okay. So ibig sabihin, pag nalalasing, itong si Teddy talagang troublemaker siya. Parang ganon. Hindi ko naman po sinasabi na troublemaker siya, pero ano pa rin, kumbaga, parang yun po ang nakikita ng mga nakapaligid. Pati po yung inyong mga tauhan, kapag nakainom, medyo nagkakaroon sila ng konting hindi pagkakaintindihan. Ganun po ba? Pag po sinasaway, oh. Oh, kaya lang, maximum tolerance ang pinairal po ng inyong mga tauhan sa barangay. Opo, opo. Okay, for that, kayo po, isasaluduhan ko po. Okay. Ibig sabihin, marunong kayo magtimpi. Okay. On the other hand, sa inyong pagtitimpi, eh lumaki ang sungay, buntot at pangil nitong isa ng abuso. Later on siguro kakusapin namin kayo, Chairman, tingnan namin kung kaya natin pag-ayusin ito. Total, magkakamag-anak naman pala sila. Di po ba? Opo, opo. Okay. Ano yan, Linda? Good morning, sir. Okay, doon na tayo sasabi mo na napaktong si Roy kay Teddy, kaya si Teddy bumunot ng ice pick at sinaksak si Roy. Hindi po si Roy. Sino po sinaksak ni Teddy? Naghigarang parang hinalibas niya po yung ice pick dahil hindi niya malaman kung sino yung sumuntok sa kanya sa dami ng tao. Hinalibas daw po yung ice pick ayon po sa mga nakakita. Okay. Tapos po, yung kalaban niya si Totoy na nakbo, sabay yung tong si Wancho papalapit. Yun ang nakajut ni Teddy, si Wancho. Ah, si Wancho. Yun yung nasaksak niya. Opo, opo. Nay, bakit may daladalang ice pick itong si Teddy? Hindi ko po alam, sir. Kasi siguro gawa ng kalasingan pagka galasing, sir. At siguro iniisip niya, may kaaway siya sa labas, self-defense. Parang ganun, sir. Pero sir, tanggap ko naman po na makulong ang anak ko dahil siya'y nagkasala. Okay. Tanggap ko naman po. Tanggap din po ng anak ko. Sabi niya, bubunuin niya yung kung ano man kasong ipapatang sa kanya. Okay. Bubunuin po niya. Tanggap po niya. Dahil niya nagkamali siya. On the other hand, ang problema ko rin dito, yung bang wala ng rule of law, wala ng respeto yung mga tao. Na hawak na ng pulis at hawak na ng barangay tanod at nagsalita na pala yung pulis, huwag niyong saktan ito, and yet, nanakit pa rin sila. So parang hindi na iginagalang dito yung mga otoridad. There's something wrong. Pareho may mali. Inyete, magandang umaga po. Good morning po, sir. Good morning po. May problema ho talaga dito si Teddy. Sa kabilang banda, may problema din po itong mga nambugbog sa kanya. Dahil nandun na po pala yung pulis ninyo at sinabihan na po yung mga nakapaligid, walang gagalaw dito sa suspect dahil hawak ko na, something like that, pero nambugbog pa rin sila. So, ano po yung basa nyo rito, Teniente? Karapatan naman po nung magulang na magreklamo po, pwede naman po silang pumunta dito para magawa ng action namin yan. And then, ang basis po namin, yung video footages, and then kung meron silang witness, pwede po kaming tulungan sila mag-file sa husgado po. Okay, so kung hindi mag-file tong kamag-anak, hindi na kayo magpupursu ng kaso against doon sa mga nambugbog? Sir, kagaya po nung nabanggit nyo kanina, kung magkakamag-anak naman po at kaya naman pong i-resolve sa barangay. Pag-ayusin na lang? Opo, yun po. Kung willing din po mag-complain po yung magulang, pwede rin po yun, sir. Tulungan po namin sila. Teniente Villaruel, sa kabilang banda, hindi ho ba kayo nasaktan doon? Hindi ho ba na-insulto yung uniforme po ninyo ng inyong tauhan na naka-uniforme po yung inyong pulis, ginagawang trabaho at sa kabila niyan, binugbog pa rin ang suspect na hawak-hawak nila? Di ba dapat hindi nilalagay sa kamay ng sino man ang batas? Kasi lalo pat ito, sir, uniformado po yung inyong tauhan doon, okay, he's doing his job at meron ng warning na huwag galawin at ginalaw pa rin. Ano sa palagay niyo, sir? Kung kayo po tatanungin ko. Actually, sir, yung sa video po, yung isang pulis ko po na nandun is Intel Operatives po yun, naka-civilian po. Okay. So, maaaring po nila alam na siya ay isang pulis. Saka lang po dumating yung mga uniform pulis. Naka-civilian, okay. Yun nga pala. Oh. Sige, pakita natin yung video. Yes, sir. Hindi po malamang alam nila na pulis po yung may hawak doon. Alam siguro nila, baka talot lang po. Ayun. Okay, so that's a big difference. May malaking pagkakaiba dyan. Okay, so pag tanod, okay lang na bastusin. Pag pulis, wag. Parang ganon. Okay, sige. Yun ang ibig sabihin ni Teniente. Pag tanod, sige, bastusin nyo lang tanod. No problem. Kahit nahawak na ng tanod, yakap-yakap na, bugbugin nyo pa rin yung hawak ng tanod. Pero pag pulis, wag. Tama nga naman si Teniente. May point. No, sir. Ang sa amin lang po is, kasi minsan yung family, lalo na yung sa victim, uncontrollable po yung emotion nila.
hindi na po natin maawat talaga kung ano po yung... No, sir. Sorry sa lahat. Parang hindi tayo nagkakasalungat dito ng opinion at sinasabi. Opo, naintindi ako po. Hindi na makontrol. Of course, tama yung ginawa ng pulis ninyo kaysa naman maano siya sa crossfire, madamay at gamit niyang barilyo, mabunot yung barilyo, lumayo siya. Tama lang yon. Okay? Yes, on the other hand, after, when the smoke is clear, after the fact, then pwede sigurong kasuhan yung mga matitigas ang ulo na nanapak samantalang nandiyan na yung mga otoridad, siya at yung tanod, binugbog pa rin. Kumbaga, hindi sila ginalang bilang mga otoridad, regardless kung tanod o pulisyan. Yung po yung pinapoint out ko, nagigitna lang po ako dito. On the other hand, maling-mali talaga itong si Teddy. He was looking for trouble. And then, the taong bayan gave it to him. Nag-guess niyo po? Yes, sir. Tinitimbang ko lang po dito. Yes, ayoko lang po next time na magkakaroon po ng idea itong mga tao na kahit pa yan hawak ng pulis, hawak ng tanod, kapag merong kaming gustong bugbogin dahil sa init namin ng ulo, bubugbogin namin kayo. Wala nang safe, wala nang ligtas ngayon na tao. Dahil kahit nahawak ka pa ng kung sinong Poncio Pilatong otoridad, kapag kami ay gustong gumanti sa iyo, gagantihan ka namin. Ayoko po ganun. Tinatanggal ko po yung ganung klaseng kultura sa pag-iisip ng mga tao. Okay, sir? Yes, sir. Kopya po. On the other hand, maling-mali talaga itong si Teddy, lalo pat pumunta siya sa lamay, may hawak-hawak siyang ice pick. He was looking for trouble talaga. Tapos naniko pa. Ayun, ibinigay ng taong bayan yung hinahanap niya. Ito yung sinasabi ko po, sir, di ba? Ito, lingwahe din ng kanto to. Buntot mo, hila mo. Di ba? Yes, sir. Right po. Nang gulo ka, panindigan mo yung gulo. Tama lang, which, iyan po, ipinagbayaran na niya at nakakulong siya. Ano pong kaso nitong si Teddy, sir? Naipais po yung kaso na yung frustrated homicide po, sir. Okay, frustrated homicide. Fiscal yan na po. Okay, tama lang po yan, sir. At hindi ako maikialam dyan. Nasa piskal yan na pala. Salamat po, Teniente Roque Villaruel. Thank you din po, Mar. Thank you. Magandang umaga po. Attorney Sam Ferrer ng AXIS Party List. Magandang umaga. Magandang umaga, Idol. Etong si Analinda Beltran, si Nanay Analinda, nagreklamo. So, napanood mo yung video. Anong basa mo? As far as, meron po talagang liability yung mga bumugbog dito sa akusado kay Teddy. Tama naman po yung mga sinabi nyo. Under control na siya ng mga otoridad eh. So dapat hindi na siya sinaktan o binugbog pa ng mga taong bayan ng ganon. Kasi wala nang aggression at nasa hawak na siya ng mga pulis. So pwede natin kasuhan ng physical injuries or pwede nga attempted homicide itong ginawa nitong mga taong to. Kasi yung weapon po na ginamit nila, ang tabla yung ibang nakikita ko doon at yung abuse of superior strength, ang dami nila. Posibleng mapatay itong taong to kung hindi naawat ng mga pulis eh. Tama. So hindi lang siya simpleng physical injuries ang nakikita ko dito o pwedeng attempted homicide pa nga. Meron yung bisikleta, hinagis yung bisikleta, pinokpok. Sir, may weapon kasi silang mga ginagamit, mga tabla to. Tumama sa ulo niya yung mga tabla na nakita ko. Ilan yung may hawak ng kahoy. So posibleng ganun. And then posible din direct assault dahil hindi nila kinilala yung otoridad ng mga pulis na mga rumisponde doon. At mga pati barangay tanod, pati mga barangay captain, hindi nila sinunod. Okay, so doon sa hindi pagrespeto sa barangay tanod at pulis, despite the fact na hawak na nila at kahit na sabihin natin hindi alam nung mga nambugbog na meron palang kasamang pulis, may kaso ba yun? Kumbaga, hindi na nirespeto yung otoridad? Yes, sir. Ano po? Article 148 sa ating revised penal code, direct assault po ang tawag doon. Kapag yung person in authority ay hindi nila sinunod. Katulad ng kahit po, nag-a-apply din po ito sa mga opisyalis natin sa barangay. Andun naman po yung rumisponde naman din po yung ating kapulisan at saka mga barangay, pero hindi pa rin nila sinunod. So, posibleng direct assault yun under Article 148 ng revised penal code. Direct assault, tapos frustrated homicide. Doon sa mga nakita sa video ng bugbog, naghagis ng upuan, naghagis ng bisikleta. So, meron. Yes, frustrated po. Opo, kasi pag hindi naawat yun, ang tindi nung mangyayaring baka mapatay talaga nila yung tao. Sa kabilang banda, Attorney Sam, malaki talagang problema rin ni Teddy. Ba't kasi yes, siya magdala-dala ng ice pick yes, sa lamay? From a behavioral scientist point of view, tama din talaga po yung sinasabi niya, nabuntot niya, hila niya, or yung golden rule na do not do unto others what you want, you don't want others to do unto you, di ba? Tama. Nanakit ka eh. So, in-expect
in-expect mo na, na 'di ba? I-expect mo ba yung mga tao na tratuhin ka ng mabait ka, ng mabait din sila sa iyo, eh, ikaw yung nanakit. And tama din po yung observation niyo na ba't siya magdadala ng I speak. Actually, violation din 'yon, idol. Merong PD number 9. Aha. Bawal po ang pagdadala ng mga bladed weapon outside of residence katulad ng knife, bolo. At may kaso na rin po sa Supreme Court na I speak po kasama dun sa mga bawal dalhin. So yung fact na nagdala sa noon, violation na kagad yun ng PD 9. Ayun. Now, etong malaking tanong, Attorney Sam. Dahil siya ang nabugbog, okay, siya yung siguro may karapatan na magsampa ng kaso. Siya ang nabugbog ng taong bahay. However, nakakulong siya dahil sa patong-patong din na kaso. Paano to? Pwede ba siya magkaso na nasa loob siya ng kulungan? Kasuhan niya itong mga nabugbog sa kanya? Pwede pa rin naman, sir, yung karapatan niya po yun. Opo. Ah, pwede pa rin? Yes po. Okay, sige. Attorney Sam Ferrer ng Axie S. Partiris, maraming salamat at magandang umaga sa iyo. Ana Linda. Opo, idol. Okay. Pwede rin daw magkaso, hindi ikaw, pero kung hindi yung anak ninyo, kasi siya pinasaktan, magkaso laban doon sa mga nanakit sa kanya. Pero kung ako pong tatanong niyo, personally, magkakamag-alak naman pala kayo, magkaayos na lang kayo, at huwag na maulit sana to. Gusto ko po silang makaharap. Yun hong mga nag-comment dyan sa Facebook po na nagsalita sa akin, lalo yung Maria Eloisa Salvador. Ma'am, hayaan mo po yung kung ano mga sinasabi ng netizen. Huwag ko kayo papa-apekto, okay? Karapatan nila magsalita kung anong gusto nang sabihin. Kamag-anak. However, ang gusto ko po, ma'am, ito na tayo. Pag-aayusin ko kayo. Kung natatakot kayo pagdating sa barangay, sasamaan ko po kayo na para mag-usap-usap sa barangay. Gusto niyo ba yung tahakin yung ganung landas? Mag-usap-usap kayo, tutal magkamag-anak. Sige po. Sasamaan po namin kayo. Kami po ang mag-schedule sa barangay, sa pagharap. We'll make sure magsama tayo ng pulis kung kinakailangan para maging maayos po yung pagdinig. Okay? Opo. Okay, ma'am? Sige, ma'am. Salamat po, Nay, at kami po mag-arrange ng schedule niyo. Okay? Mr. Arcelo, magandang hapon po. Hello po. Kumusta po kayo? Okay na po kayo, sir? Okay lang po, Sir Rapil. Okay, malayo na po sa panganib ang inyo pong sitwasyon. Hindi ko pa kunihintay yung result ko eh. I-schedule po namin yung pag-ayos yung sa barangay. Itong si Nanay, Ana Linda, kayo, para total magkakamag-arak naman kayo, pag-ayosin ko na lang po kayo. Sige po, sir. Salamat po, Sir Juancho. Magandang umaga po, Sir Juancho. Magandang umaga po. Opo, Sir Juancho.